Halicious. Nagulat kayo, nakala nyo kung sinong kontrabida sa pelikula. Pero ako lang to, si Lepilicious. And today, meron na naman tayong food battle. As you can see, meron tayong luncheon meat battle. At eto na sila, ang apat na sikat dito sa Pilipinas. Hindi na ako nagsama ng local brand. Imported muna tayo ngayon. Okay? Umpisa natin dito sa una, si Spam. Then meron tayong PREM luncheon meat. And then, ang ating third luncheon meat is Lotte brand from Korea. At ang last but not the least is galing pa from West Philippine Sea, Ma-Ling, na iba to sa ating mga manging isda. So anyways, lutuin natin to ng konti and then alamin natin kung anong lasa nito, okay? Papakita ko sa inyo paano lulutuin. Hello mga Kalicious, at ito na, luto na ang ating luncheon meat. So titikman na natin siya, alamin natin kung ano ang pinakamasarap na luncheon meat dito. Okay? By the way guys, kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa channel ko, please click the subscribe button and hit the notification bell. Then kung nagustuhan nyo itong video ko, paki-hit na rin yung like button. So titikman na natin to, okay? Umpisa natin dito kay Spam. Yan. Diba? Bango, guys. Ang bango. Yan na natin. Malambot. Masarap. Juicy. At medyo salty siya, guys. Ha? Para sa akin. Pagka walang halong kanin. Masarap to. Talaga namang, eto naman kasi talaga ang original na luncheon meat. Isang kagat pa, para sa inyo to. Yan, no? Isang kagat pa. Sabi. Solid to. So, next naman natin guys, is si PREM. Titikman na natin siya. Kung masarap ba. Sarap din. Juicy din siya, tsaka malambot. May alat din siya, salty din siya. Hindi siya matamis. Mas lesser lang ng konting-konte yung alat nito kumpara kay Spam. So, yan. Tingnan nyo. Yan. Okay? Sa agad pa. So yan, tapos na tayo dito sa pangalawang luncheon meat. So titikman na natin yung pangatlo, okay? Ito naman yung Lotte brand from Korea. So, yan. Mas firm siya, oh, pag pinindot. Compared dun sa dalawa, medyo soft yun. So yan. Yan. Sige, kakagatin na natin to. Titikman na natin. Ito guys, mas firm to. Tsaka hindi ganun kaalat. Ito, maalat. Ito, medyo maalat. Ito, mas lesser yung alat. Kaso, hindi siya juicy. Hindi siya, ano, soft. Very firm yung meat niya. Masarap din naman siya. Pero hindi lang siya ganun kalambot kumpara dito sa dalawa. So, isang hagat pa para sa inyo. So guys, dito na tayo sa pang-apat kay Ma-Ling. Magkakamali kaya tayo dito. Bilog siya eh, hindi siya square. Hugis letter O. Magiging olats kaya to. Tignan na natin. Mm.
Kung ito firm, yung sa Korean is firm, mas firm pa yung texture nito. Hindi siya ganun ka-juicy, mas matigas-tigas siya, guys. Tapos yung alat niya, ito na yung pinaka-hindi maalat. Sa kagat pa, para sa inyo. Siyempre, hindi naman ako papayag na hindi natin ito titikman nang walang rice. So yan, titikman natin ito with rice. So, ready na ba kayo? Okay, umpisa na natin. Yan. Isang kagat. Patangakain ng rice. Yan. Bagay na bagay sa rice. Dahil maalat siya, perfect siya sa rice. So yan, mga halicious, dito man tayo kay Prem, tikman naman natin siya. Isang bite, tapos rice, okay? So masarap siya, kasi medyo may konting alat nga yung Prem. So maybe talagang premium taste ang ibibigay sa inyo nito ni Prem. Okay, dito naman tayo sa luncheon meat from Korea. So tikman na natin yan. Isang bite ulit. Si Lotte luncheon meat, medyo close na yung lasa niya sa mga pear-shaped ham. Medyo ganun na yung texture niya. So sa lasa niya, okay naman din. Masarap pa siya sa kanin. Hindi lang siya ganun ka-salty. So dito na tayo sa bali. Yan. So isang bite ulit. Then, kain tayo ng rice, okay? Masarap din yung maling, guys. Kaya lang, pag kinakain ko tong maling, naalala ko yung ex-girlfriend ko. Kasi maling karelasyon pala yung napuntahan ko. Joke lang. Lahat naman to, guys. Yung luncheon nito to is masarap. Hindi ko pwedeng sabihin na meron tapon dito. Pero, irarang ko lang siya based dun sa nagustuhan ko. Based lang dun sa panlasa ko. Ang magiging batayan ko yung alat, yung linamnam, or yung lasa nung pagiging meaty niya. Siyempre, may mga extender to eh. So, yung pangatlo, yung pinakamasarap. So, siyempre, pag nagsama-sama na yung lasa, doon natin masasabi yung sarap. Okay? So, mga kalicious, i-rate na natin kung sino unang-una, kung sino yung pinakamaalat. So, para sa akin, ang pinakamaalat ay si Spam. Very salty siya. Yung pangalawa is si Prem. Yung pangatlo is si Lotte luncheon meat. And then, yung last is si Maling. Pangalawa, sino ang may pinaka very meaty or less yung extender. Pero siguro yung number 4 ko o yung pinakahuli is si Maling. Lasang meat siya pero mas lasang meat pa yung iba. Pangatlo is Lotte luncheon meat. And then yung third is si Spam. And then yung number 1 for me na very malasa is si Prem. So yung pangatlo, sino ang pinakamasarap dito kasama ang rice? For me, Maling ulit. Yung pangatlo ko is si Spam. Actually, si Spam kasi sobrang alat niya. Then yung pangalawa ko, si Lotte luncheon meat. Then yung number 1 ko with rice is si Prem. Pero overall, sino ba ang pinakamasarap na luncheon meat for me? Whoops! Wait lang. Umpisa naman natin sa pinakahuli. For me, ang top 4 ko is si Maling. Pag binili mo siya, para kang nagkaroon ng maling at hand. And then yung top 3 ko is si Lotte luncheon meat. And then yung top 2 ko, syempre, eto na, dalawa na naman tatalo. Ang top 2 ko is si Spam. So, ang nanalo para sa akin sa Battle of Luncheon Meat is si Prem. As in, premium luncheon meat. Mas gusto ko si Prem kasi very juicy, very malambot, malasa, tsaka may alat din siya. Kasi medyo gusto ko na may konting alat. Kaya na tayo with rice! Yan! By the way, nga pala, konting trivia lang ha. Paano na imbento yung luncheon meat? Kasi, nung World War II, o bago mag-World War II, nung nagkakatay lang ng baboy sa Amerika, more on, ang kinukuha lang is yung ham, yung bandang pigi. So, nag-isip sila kung paano nila gagamitin yung mga ibang part ng baboy. So, yan, nag-research sila, and kung paano mape-preserve pa yung meat, then eto na, na-invento nila yung luncheon meat. So, si Spam yun, noong 1937. Then, after 2 years, lumabas na si Prem brand. Actually, ito yung mga pagkain ng mga soldier noong World War II. So, after noong World War, kumalat na to sa iba't ibang country. Kaya, meron na tayong luncheon meat ngayon.
Very informative, di ba? So, kaya na tayo. Dito, ha, kay Prem, syempre. Gusto ko pa si Prem, eh. Meron pa isang trivia. Ang luncheon meat, pinakasikat yan sa Hawaii. Yan ang parang pinaka-national food nila doon. Tayo, lechon, sila spam. Daming flavor doon ng luncheon meat. Oh, sarap din to with ano? Ketchup, mayo, sriracha. Oh, lahat. Talagang mapaparalyze ka pag ito hinahain mo. So, yun lang guys. Gusto nyo yung rice natin, no? So, yun lang mga kalicious. Kung nagustuhan nyo to, please like my video. Click the like button and share it, okay? See you next vlog, ha? See you next vlog, ha? Subscribe, okay? Don't forget, subscribe!